kaibigan mga OFW na katulad ko. Eto na naman po ako. Galing po ako kahapon lang po ako bumalik. Galing ako ng Bulacan. Kasi bumalik po kami doon at nagpahawan. Naku, napaganda na po. Ipapashare ko kayo sa susunod ulit. Ngayon, yung po nag-request na gumawa ako ng lechon kasi ang gagawin po natin, yung sauce niya. Kaya po hindi tayo nakagawa, no? Napakahaba po, kayo na rin nagsabi, may pitsang oras, almost ano na, 1 hour and 40 minutes yata, o oh, something like that. Ngayon, eto po, may binili na lang po akong atay kasi gusto niyo matutunan ito. Eto po siya, iho muna po natin. Ngayon, kalahating kilo po ito, inastang ko na lang kasi pagka ano po, i-blend po natin siya. Ayan, iiho po natin siya. Ayan. Napo, in-extra ko na po. Hindi ko po ito gagawin lahat. Kaya lang, yung ating mga kapamilya, eh, favorite po ito. Gagawa lang po ako ng, ipakikita ko sa inyo kung paano yung paggawa. Ayan, iho lang po natin siya. Balikan po natin siya mamaya. Medyo maganda-ganda na. Siyang babalikta rin. Ayan. Okay lang po yung nasurugan. Pwede natin gupit-gupitin. Kasi yan din po ang nagbibigay ng aroma. Yung aroma flavor na lechon, ano, sauce. Ayan. Ang bango. Asin lang po ang lagay ko. Kasi mamaya, titimpla na natin siya ng kumpleto. I-blend po natin lahat. Pero nung araw po, ang ginagawa nanay ko, kasi wala pang blender-blender nung araw, ang ginagawa po namin ni tagadikdik po kami niya sa Almeres kung tawagin. Pero ako, bata pa ako, kakagating ko, kakainin ko, dudukutin ko. Pakita nanay ko, sa kukulangin niya lechon, isang buong lechon yun. Sabi ko, kukulangin yung ating panlechon. Ganyan siya. Yun po ginawa namin, no, kakaunti, maliit po yung atay ng baboy ramo. Kaya, konti lang po nagawa, tsaka yung oras pa. Hindi kayang pagsabasabayin yung oras. Kaya naisipan ko na lang po na ipakita na lang sa inyo ng separate ang paggawa ng ano, lechon ano, sauce. Ayan. Kuya, kasarap. Medyo i-dry po muna natin siya ng konti. Ito medyo okay na kasi kailangan po ito lutong-luto. Para hindi po malasa ang ating ano, lechon ano, sauce. Pagka po kasi sariwa pa siya, hindi pa siya luto. At ginawa natin yung ano, sauce ng paksiw na lechon, ay ng lechon, roasted na baboy. Malansa po siya. Kailangan talagang maganda pagkakain kao. Isa po yan sa technique. Kailangan maganda. Yung drain na drain siya. Yan. At chine-check-check ko po siya. Yan. O kapila, okay na. Yung po sunog na yan, okay, mag-alala. Kung sakaling ganyan, tatanggalin po ng kutsilyo yan. Siya. Batayan po natin medyo, ano pa siya, kailangan natin tayang-tang eh, kaya sa amin katagalog ayun, natayang-tang itong gilid-gilid na lang kasi may kumakatas-katas pa siya. Mabilis na po ito. Ayan. Tayang-tang na siya. Ayan. Ngayon, tanggalin po natin yung mga sinasabi kong mga sunog-sunog. Ganyan lang po yan. Ganyan lang yan. Kasi masarap po talaga yung medyo dark. At nagbibigay po naman sarap na lasa yan sa liit sa, ano, sa sauce ng ano, ng lechon. Ganyan lang po yan. Ganyan. Ginaganyan-ganyan lang po namin yan noong pagkaraniyaw. Tinatanggal nanay ko yung mga ganyan, yung masunog. Tapos didikdikin po namin yan. Ako po, grabe. Kami taga-dikdik po. Eh ngayon may blender na. Kaya mag-ana-mag-ana. Pabaho. Ano siya?
kanyang polymer, iiho kayo na bigla, nasunog. Wala pong problema yun. Kaganyan, hindi lang tatanggalin nyo na ibabaw. Ayan. Okay na okay, tamang-tama. Medyo ano pa yan. Ay, sarap. Hindi man po pwede hindi mo iihawi ng magandang ihaw kasi malansa. Alam niyo naman po ang atay, malansa. Ayan. Malamig-lamig na. Pwede na siya. Ayan. Ako po talaga kain ng ganito eh. Mga ganun. Naalala ko ng bata tuloy ako. Yan. Kukibis-kibis ko kaya kakatos. Sandali lang po. Tatanggalin po natin ito at mainit na po dito sa amin. Putol! Ay, mainit, mainit. Tanggalin natin yung medyo ano. Ganyan po. Ako, nilulundag nila. Nakaabang, no? Favorite nila to, eh. I-blend po natin to, eh. Charap-charap kan. Oh, yan. Makaabang. Oh, cepat, cepat. Gamitin natin yung ingredients sa lechon sauce. Ito po yung inihaw natin na atay na kailangan po dry na dry pagkakaihaw. Ganito po siya kaganda. Ito tinabi ko para doon sa ating kapamilya. Gusto niya kasi marami na po ito. Tapos ito po yung suka. Sukang paumbong po ito. Purong-puro. Sa nila galing yan. Kaya napakasarap at napakabango. Ito po yung gagamitin natin bawang. Maraming bawang. Dahil yan po ang nagdadal. Tsaka sibuyas at tsaka paminta. Ito po naman itong bawang na to. Siya po ang panggisa natin. Tsaka yan. Breadcrumbs. Tapos sugar at tsaka asin lang. Ngayon ito na po ang gagawin natin. Lalagyan na po natin siya unti-unti dito. Unti-unti lang muna po. Kasi baka hindi makaya. Mixan-mixan na po natin. Kamayin ko na po. Naglinis ko ako ng kamay. Kain kong paminta. Ayan. Pwede paminta sabay-sabay. Okay na kasi hindi na siya puno. Tapos, ganito po yung karabi suka. Tatantsahin niyo po yung kayo na po ang bahalang magtantsa kung gano'ng karaming atay ang gusto niyo. The more marami pong atay, masarap at malinamnam. Ito po siya. Blend po natin siya. Yung kayang i-blend nito. Tingnan po natin. Paunti-unti lang po.
Ang bango. Yung po, suka namin. Talagang, kaya hindi ako agad gumawa. Gusto ko yung sukang paumbong. Napakabango po. Tsaka hindi po yan mapapanis. Walang preservative. Lahatin ko na ito. Maraming paminta, maraming bawang, maraming sibuyas. Yan po ang nagdadala. At saka hindi po tayo maghahalo ng tubig. Ganyan po ang nakalakihan kong ginagawa ng nanay ko. Eh, masarap po yan. Ito po pangalawang gawa ko pa lang. Kasi tinatamad po ako, nagbili na lang ako ng mga yung nabibili yung pang ano, para sa lechon, ganun-ganun. Hindi ako magbanggit, makasabihin, nag-a-advertise ako eh. Ayan. Unti-unti lang po ah. Tagal po natin ang suka kasi medyo malapot na siya. Ang bango po ng suka. Ito po, sukang paumbong. Ibang klase ang lasa niya. May tamis na may asim. Lagyan na po natin lahat ito. Paunti-unti lang po kasi baka magbara eh. Ayan. Ayan. Hindi na tayo nagdidikdik. Lumaki po ako sa pagdidikdik. Check po natin kung durog na durog siya. Ah, medyo may buo-buo pa po. Pero yung ginagawa po ng nanay ko, mas gusto niya yung ganito lang. Kasi masasabi ro po talagang atay na atay siya. Oh, kita niyo ang ganda. Ito yung may mararamdaman ka mga ngalot-ngalot mo. Pero hindi naman siya yung buo-buo malaki. Ayan o. Andiyan na po yung paminta. Pero isa pang ikot para pati yung bawang at saka sibuyas. Ma-fine siya. Titimpla ako na rin po siya ng konting asin. Para hindi na ako maghalo mamaya. Ayan. Tapos, ang sugar din po. Ang sugar, ang ilalagay natin sa isang ganito, 1 cup. Kasi baka po tumamis, mag-a-add na lang tayo, time to time na titikman natin kung tama na ang lasa niya. Ngayon, ito, tatansyahin ko na lang po siya. Tiko pa ako ng cup. Kung may brown sugar po kayo, naubusan na kasi ako ng brown sugar. Eh. Ano? Mas masarap at mas malasa, mabango. Eh, naubusan na ako eh. Meron, konti, kaya lang mabiti. Okay, pwede na. Ayun, pwede pa siguro yun. Uy, pwede pa ito. Ah, and then, mag-a-add na lang po tayo pagka matabang siya sa ano. Ang style po nito, ang sikreto ng lechon sauce, paglalabanin nyo po yung asim at saka tamis alat. Yan po ang sikreto niyan. Ayan, brown sugar po kung meron na. Pero kung wala, pwede na rin. Na white.
Ilalagay ko na po lahat. Kasi kalahating kilo na atay, ito lang ang bawas konti. Kasi masyadong marami po para sa isang ganito. Bali, 1.5 liter pala ito eh. 500 grams, ml. Yung isang ganito, 500 ml. Tapos, ang sugar, kulang pa ho yan. Titikman naman natin later at saka yung alat niya paglalabanin natin. Pwede yung tikman yan dahil luto. Luto ito bago natin lutuin. Kasi bawal po yung pag nilagay po natin sa apuyahalo, eh, masihilaw yung suka. Hindi po masarap. Ngayon, atin po siyang titikman. Ito. O tayo. Titikman para malaman natin ang bago natin pakuluan o igisa, balanse yung alat, asim, tsaka tamis. Eh, luto naman po yan. Yung, ano, itong atay. Yeah. Kulang pa po sa konting tamis, konting alat. Pero ang sarap po. Wala pa po yung mga kumpletong ingredients. Iluluto pa po natin ito. Pwede pa ito. Maglalagay na po ako ng oil dito habang biniblend natin para mabilis na po natin maigisa. Uli natin kung balanse yung tamis at asim niya. Kasi ito pong asim na ito, matakaw po ito sa sugar at saka sa asin, yung alat niya. Mmm! Maasim siya pero masarap. Konting-konting. Sugar. Tama-tama pala yung stakurini. Ang sarap. Hindi pa po luto yan, ha? Special po itong tinuro ko sa inyo na to. Ang sarap na. Grabe. Yung asin niya naglalaban. Huwag na huwag po kayo maglalagay ng tubig. Mapapanis at saka hindi masarap. Niya, ayos lang. Pero hindi po natin alam. Kasi pag naluto suka, kung mag-iiba ang timpla ng alat niya, madali naman po magdagdag. Final. Tinuturo ko lang sa inyo yung procedure niya. Tama lang ang asim, tamis, alat.
Wala akong bechin yan. Walang kung ano-ano. Masarap ng sausawan. Ito na. Igigisa na po natin para mabilis kasi may ituturo pa ako na hinihiling nung nihiling po ninyo kung paano linisin yung bangos. Pakikita ko lang po sa inyo, nakaliskisan ko na mamaya. Ibe-break lang natin, susundutin gano'n. Tapos yung paghimay, pakita ko. Yun lang po. Igisahin. At ililipat ko doon sa kabila kung magkamali ako ng bukas. Ayan. Ipat ko na po pa rin para dito. Para mabilis. Ayan. Oras na inilagay po natin ito. Walang halo-halo. At di po, hayaan lang natin siyang boil ng boil. Kaya kung mabula ito, coconut oil po yung ginagamit natin. Ayan, lagay ko na po ito. Sugar po yan, brown sugar, kumapak. Makapasabi na naman na madumi. Ayan. Hintayin lang po natin ito maluto. Pag lumambot na si sibuyas, pwede na natin siyang ilagay dito lahat. Hanggang sa pakukuluan po natin siya ng pakukuluan. Ihahalo na. Ibubuhos na natin. May buo-buo, pero okay lang po yun. Talagang real time siya. Huwag pong haluin hanggat hindi siya kulong-kulo. Yung luto na eka, masasabing luto na yung suka. Hintayin lang po natin siyang kumulo na. Nilakasan ko na eh. Ayan, hindi po siya pwedeng haluin. Pagka po yung luto na siya, saka natin lalagay yung breadcrumbs pang palakot. Ang ginagamit po ng nanay ko noon, tsaka nung bata pa kami, galletas. Eh, wala na pong galletas ngayon eh, kasi masarap po yun. Kaya ito na lang po yung breadcrumbs. Pwede naman. Pero kung may mga galletas kayo sa inyo dyan, pwede. Yan. Yan po siya. Pero hindi pa po natin siya pwedeng haluin. Kasi naamoy ko po yung asin niya. Sobrang asin. Mahihilaw po si suka. Puro pong suka yan, paumbong eh. Pagka medyo mabango-bango na po siya yung asin na naamoy ko, okay na. Eh, asin po naamoy ko, sobrang asin. Sumusot sa ilong po. Mahihilaw po yan. Ganyan, pinakita ko lang po sa inyo yung boil lang ng boil. Miya-miya ulit, pakikita ko sa inyo. Kahaluin na natin. At titikman. Ulit. Pag okay na, saka po natin lalagay itong breadcrumbs. Yung ko pa lang po hanguin kasi yung amoy niya mabaksik ang asin. Pero ngayon, maganda na po. Tamo lumapot na siya ng sarili niyang lapot. Kasi yung atay, ayan na siya. Ay siya. Hindi na mabaksik yung pagkaasim kanina po. Sabi ng brother ko, mabaksik pa mo yung nga. Kaya hindi natin nahaluin eh. Ayan, ngayon pa lang. Mabango na siya. Ngayon, titikman ko na po ang alat niya, ang tamis, at saka asin. Kasi po, naluto na siya, nag-iiba pa rin po ang timpla nun. Kung may idadagdag tayong ano, tamis at alat. Nako, gawa na po kayo ng homemade. Kung tinatamad kayo, pwede naman kayo umorder dito sa amin. Nako, kabang.
Swabe. Ang sarap. Grabe. Wala akong masabi. Talagang real sauce po ng lechon. Nagbalanse asim, tamis, alat. Pero nasa inyo po yung, basta titikman nyo kasi merong ayaw na masyadong maasim, papatain po natin ng sugar. Pagka po naman gusto nyo yung asim, kayo na magbalanse ng tamis at saka yung alat niya. Wow! Ang sarap. Ito yung hinahanap kong lasa ang ginagawa ng nanay ko. Kasi bumibili rin po ako nung tinatamad akong magluto. Kung kakainin mo, isang piraso lang naman. Kaya may buo-buo po, okay lang yun. Hindi siguro na blend mabuti. Isa lang naman yung nakita kong buo na yun eh. Okay lang ako po. Gusto ko yung hinangalot-ngalot nga eh. O yan. Ang sarap. Grabe. Ngayon, intayin po natin siyang konti pa. Gusto ko lutong-luto pa siya. Yung mga bawang niya na fresh na nilagay natin dyan. Eh, kasarap. Kaya lang wala po tayong isasawsaw ngayon. Sarap. Ano talaga? Kulang na lang yung lechon uli at saka ano. Ang ginawa ko po noon, hindi masyadong maasim yung suka na nabili ko. Pinabili ko lang po kasi doon sa mga alalay namin doon. Pero ito, dumaan po kami ng giginto sa may Santa Rita. Andun po kasi malapit siya paumbong, mga pukong suka. Andun po ang sarap ng ano, sikreto ng ano, ng lechon sauce. Yung suka po eh, kailangan maasim siya, tsaka puro, hindi po yung haluan ng tubig. Ito po, wala pang halong tubig to ha. Pakuloyin pa po natin mabuti. Kasi kailangan po yan, yung talagang lutong-luto siya. Yung suka niya. Eh ngayon, pwede naman pong tikman, hinalo ko, lulutuin pa po natin siya ng konti. Para po magtagal po siya. Yun po, atin po siya titikman ulit. Kasi nahintay po natin siya malutong-lutong-luto. Yan po mga itim-itim na yan, paminta po yan. Sabi sa inyo, paglalabanin niyo yung anghang, tamis, asim, alat. Maraming paminta, maraming bawang, maraming sibuyas, Tagalog, ito nga. Ay, sarap. Ito talaga, real, ano? Sauce ko yun. Dahil luto na po siya, tamang-tama po yung lasa niya, yung asim, tamis, halat. Kaya po natin hindi ilalagay ito. Naku, naiinggit na naman po yung si Coco, gusto pumasok. Kaya po hindi natin ilalagay agad to, pampalapot mo, lumapot na po siya. Kasi oras po nilagay niya, malilikit po yung ilalim, kaya huli po lagi ito. Baka iba po, mainip, ilagay na para lumapot. Huwag po, didikit, eh hindi pa luto yung inyong sarsa ng lechon. Ngayon, ito na. Dahan-dahan lang po kasi, o lumapot na siya kasi nga yung atay, binlend natin. Unti-unti lang po ang lagay. Ayan. Ganyan lang po naman yun eh. Unti-unti natin at pag lumapot, hindi naman po maganda. Mas masarap na ito kung galletas po eh. Pero, gayahin nyo lang po itong pagluluto ko nito. Ikumpara nyo sa nabibiling sarsa ng lechon. Eh, panalo kayo dito. Winner na winner kayo kasi wala po itong halong tubig. Sa sarsa po ng lechon, hindi dapat maghalo ng tubig. Tsaka walang preservative. Ayan. Malaga lang po ang halo kasi baka manikit hanggang sa lumapot-lapot na yung tamang lapot na gusto nyo. Yung thickness na gusto nyo. I-stop nyo na po. Ito po, pwede na sa akin ito. Yan o, oh, yung sarsa niya. Haluin pa natin na haluin hanggang sa mag-blend po itong breadcrumbs. Ayan, lumalapot na po siya. Kung gusto niyo yung walang buo-buo, ako gusto ko may buo-buo. I-blend nyo po ng matagal para maging fine ang mga ingredients at saka yung atay. Ayan. (Clears throat)
Ay, kasarap. Kaso wala po akong isasaw-saw dito eh. Kasi kadarating ko lang galing sa Bulacan kahapon. Gabi na kami, padilim na kami dumating. Ako lalo sumarap. Ay, sarap. Grabe. Patayin ko na. Ay, sarap. Grabe. Hmm? Gusto ko nang gumawa ng lechong kawali. Katatapos lang namin mag-lechon. Masarap na ko. Bagay na bagay sa lechong kawali. Tsaka yung manok. Roasted chicken. Di ba, i-ista ko po ito. Paggawa ko ng roasted chicken. Ilalabas ko ito. Lagay namin sa bote. Ay, kasarap. Grabe. Ito, hinahanap kong lasa ng paksiw na, ay, na sausawa ng lechon. Ayan. Ito na hinihiling nyo. Hanguin at atin siya titikman. Maraming beses ko nang tinikman. Kumukulo pa po kasi mainit po yung ating ano. Ang sarap na nga mo. Natikman ko po sa utol ko tsaka kinong para yung binibili. Sabi niya, ito ang talagang ano. Sasa ng lechon. Kasi ano siya. Atay na atay ang lasa. Wow, init. Dali po. Sasalin tayo sa bote, mainit pa. Pero pwede po yan. Hindi naman po natin isasarado ka agad eh. Order na kayo. Matikman niyo yung real salsa ng chun. Napakasarap. Makakagawa na kayo nito. Malinis pa. Pwede naman po sa grill. Kung mag-iihaw kayo, pwede sa grills ng mga oven nyo. Pero masarap po yung nasusunog-sunog sa baga. May ibang aroma flavor yun. Nung nakita nyo kanina, pag medyo nasunog talaga, uling-uling, tapyasin nyo lang po, tinatapyas po na nyo. Ako, ginugupit-gupit ko. Wow! Hey, order na kayo. Oops! Wala po itong preservative, walang bechin. Nakakasarap.